Rodora, anak, kakain na. Rodora? Rodora? Anak, kakain na. Rodora? Rodora? Anak, kakain na. Rodora? 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 Anak? Rodora? Si Rodora? Wala dito. Bakit? Wala ba sa kwarto niya? Sir, ma'am. Umalis po kanina pa. Saan napunta? Hindi ko na nga po natanong eh. Baka matarayan lang po ako. Eh, ba't ka naman tatarayan? Hindi magal si Rodora. Oo nga po. Pero ma'am, kanina nung umalis siya, tinanong ko po kung saan siya pupunta. Bigla na lang po nagtaray. Eh, baka naman mainit lang ang ulon kanina. Baka nga po. Bes, ano? Sino may ugali ng anak mo? Labas ng labas, alis ng alis. Di man lang nagpapaalam sa atin. Mukha tayong tanga dito. Eh, baka nga nagpapalipas lang ng oras sa ibang lugar. Di ba sabi nga ni Joaquin, eh para siguro maibsan yung pagkamis niya kay Angela. Nagpapalipas. Okay, tapos pinababayaan niya yung anak niya dito. Dapat siya tumitingin dyan, no? Di ba? O kaya binibilin sa atin. Alam mo, hindi ko maintindihan niya anak mo eh. Kung ano ba ang pinagkakaabalahan dyan sa labas na yan eh. Labas na ang labas. Angela, gutom ka na, no? Si Rodora. Ate, naiintindihan ko kung natatakot ka sa akin. Sorry. Sorry kung hindi kita naipagtanggol at hindi ko napigilan si Roxanne na lumabas ulit. Pero huwag kang mag-alala. Nandito ako ngayon para pakawalan ka. Sandali. Santi, hindi ko na mapigilan yung sarili kong tanongin ka. Yung nangyari ba kay Rodora? Lapse in memory na ba yun? Well, pagod siya noong una. She woke up from a bad dream. Nag-aalala siya. It was a bad combination, obviously. And I'm sure kaya siya ganun dahil, yun nga, sa mga nangyayari sa kanya, physically and mentally. So, wala akong dapat ikatakot.
I guess, kasi sandali lang naman ka nang nakalimutan, di ba? Unlike before, na grabe ang mga lapses. Remember before, she couldn't remember a whole lot. Unlike ngayon, simpleng-simple lang, di ba? Siyempre, nanatakot na ako. Alam mo na. Well, Joaquin, kung mabalik naman ang alter niya, makapansin mo naman. Listen, kung nag-iibang ugaling nga, you're gonna be one of the first few people to know about it. May kita mo naman sa paggalaw niya, di ba? And remember before, you could easily distinguish Roxanne and Rodora easily between each other. And so much that we believed that they were different people. So, do you see changes in her? Wala naman. Well, there you go. Just relax and give her some time to get over it. Salamat. Ate, Ikaw na lang magpakapalagi sa sarili mo. Yan. Mas lalo kayong malulungkot niyan eh. Alam mo, Pia, dito ko na lang kasi makikita si Angela at saka maririnig. Kaya tinatsaga ako na lang ulit-ulitin. Sa tingin mo, masaya kaya si Angela dun sa bago niyang buhay? Eh, kung yun po yung sinabi niya sa video. Di kaya niya kami naiisip o kaya namimiss man lang. Kayo talaga, Tito. Siyempre namimiss kayo noon. Parang hindi niyo naman po kilala yung anak niyo eh. Di ba kapag ka nagdesisyon si Angela, hindi niyo naman mababago? Isa lang naman po ang sigurado ako na ayaw niyang makita eh. Yung nagkakaganyan kayo, tsaka nalulungkot. Mas mabuti pa siguro, mag-focus po tayo dun sa masaya. Yung sa kung sinong nandyan. Si Tita Lourdes. Lalong-lalo na po si Jenna tsaka si Rodora. O paano mo naman pagtutunan ang pansin yun? Palaging umaalis yung pinsan mo. Ah! Iniisip po talaga na matatakasan mo ko? Ha? Ikaw ay ayaw yung sabi! Nakunin yung susi! Ay, tama! Hindi ako yon. Si Rodora yon. Isa lang naman kayo eh! Ikaw saka si Rodora! Ano ka? Baliw? Ha? Ikaw kaya yung baliw? Huh? Baliw! Ah! Ah! Baliw ka! Di ako baliw! Ano nakatulad na ginawa ko? Sarap. Mm. Sarap patingin nga. Mami! Hi, baby! Mami, ow!
siya na, mommy's okay. Anak, paano nga yan? Bakit may sugat ka sa mukha? Naglalakad kasi ako eh. Tapos, nakayuko ako kaya hindi ko nakita may tangkay na sumundot dito sa pisngi ko. Saan ka ba kasi nagsususuot? Saan ka naglalakad-lakad na yan? Saka uli-uli nga, kapag aalis ka o lalabas ka ng bahay, magpapaalam ka naman sa amin. Pasensya na, Daddy, kasi naglakad-lakad ako sa park eh. Sa park? Jenna, halika na. Akit tayo sa laas. Play tayo sa taas. O sige, pero after 15 minutes, merienda na ha. Maghahanda na ako. Ano gusto mong i-play? Ha? Play tayo. Tika, akit na tayo sa taas. Akit tayo sa room mo, ha? Derek, magmerienda ka muna. Salamat. Lourdes, curious lang ako eh. Naniniwala ka ba na nakuha ni Rodora yung sugat niya doon sa may puno? Oh, eh bakit naman hindi? At saka, bakit naman siya magsisinungaling sa atin? Alam mo, malakas ang kutob ko eh. Meron siyang tinatago sa atin. Dahil ba, hindi siya nagsabi sa atin na pupunta siya sa park? Derek naman, hanggang kailan ka ba magdududa sa anak mo? Yung bang pagpunta niya sa park, naniniwala ka ba doon? Ano na naman yan? Tingnan mo, Lourdes, ha? Di ba, doon siya nawala nung bata siya doon sa park? Bakit siya pupunta doon sa isang lugar na traumatic para sa kanya? Derek, hindi na traumatic sa kanya yon, kasi nakaget over na siya doon. Isa pa, doon din sila nagkaroon ng masasayang memories ni Angela. Kaya hindi katakataka na pumunta siya doon kung si Angela ang iniisip niya. Lintik talaga yung Angela na yan. Ikaw ang sumusobra na. Grabe na yung pananakit mo kay ate. Dapat lang sa kanya yun. At ikaw, pag hindi ka tumigil sa kakaganyan mo at kakapigil mo sa akin, ikaw ang malilintikan. Gusto mo masaktan? Ha? Pag sinabi ko sa'yong dito ka lang at huwag kang makialam, gawin mo. Roxanne, hindi ko na kayang magsawalang kibo. Bakit mo ba ito ginagawa kay ate? Ano bang gusto mo? Pwede bang pakawalan mo na lang siya? Sinabi ko na, di ba? Gusto kong iganti kita sa kanya. Gusto kong maranasan niya kung paano talaga mabaliw. Ayoko nga eh.
ayoko nang gumanti sa kanya. Hindi ko gustong gawin yon, Roxanne. Gusto mo talaga akong kontrahin at pigilan, ah? Aling ko! Roxanne, tumigil ka! Tumigil ka! Tama na! Tama na! Tama na, Roxanne! Ito sa'yo! Okay ka lang? Dok. Dora, kamusta ka? Kamusta yung pakaramdam mo? Okay naman. Si Dok, anong ginagawa dito? Nawalan ka ng malay sa pool. Tinawagan nila ako to make sure na okay ka. Kamusta nararamdaman mo? Okay naman ako, Dok. Anak, ano ba yung huling naaalala mo? Nasa pool ako. Anak, sabi na ng daddy mo, takot at takot ka lumalunod. At sa sobrang takot mo, nawalan ka ng malay. Ano ba nangyari, Dora? Nahulog ka ba? Tumigil ka! Tama na! Tama na! Roxanne! Ito sa'yo! Nakaupo kasi ako sa tabi ng pool eh. Tapos, hawak ko yung cellphone ko. Muntik kong mahulog. Kaya, nagpanik ako. Hinabol ko yung cellphone, tapos, nalaglag ako. Nagpapanik ako sa tubig noon na kasi naalala ko yung pagsabog ng barko, Dok. Pero Dora, matagal ka na may trauma sa tubig. Pero okay na po ako eh. Magaling na po ako, hindi ko na yun naalala. Naalala ko lang yung pagsabog ng barko. Yun lang ho. Buti na nga lang niligtas ako ni Daddy eh. Mukhang okay na naman pala si Rodore. Siguro tingin ko kailangan lang niya magpahinga. Bibigyan ko na lang siya ng gamot pampakalma para mas makapagpahinga siya. Sigurado ka okay ka na. Sir Derek, si Doc Ferns po umalis na. At least, kampante na po tayo na okay pa rin si Rodora. Ah,
Maureen. Po. Meron lang akong gusto sanang itanong sa'yo, pero huwag mo naman mamasamain, ha? Nagkaroon ba kayo ni Rodora ng pag-aaway, pagtatalo, tampuhan, something like that? Wala naman po. Bakit? Paano kasi meron siyang pasasabalikat? Kanina ko lang napansin. Baka kasi meron kang idea kung saan niya nakuha yun. Hindi ko naman pala pansin yun, pero... Pero Sir Derek, kung iniisip niyo po na nasaktan ko si Rodora, hindi ko po magagawa sa kanila. Ay, hindi. Huwag mo isipin yun. Naniniwala naman ako sa'yo eh. Kaya lang kasi parang weird lang lately kasi kagaya nun, di ba? Meron mga kakaiba sa kanya eh. Meron mga may kalmot sa muka, pagkatapos nalulunod, pagkatapos yung pasa. Kung ano-ano yung nangyayari sa kanya eh. At alamin ko kung ano din yung nangyayari sa kanya. Sige, pakin naman, Joaquin, ha? Sige. Rodora? Oh. Na paano yung mga pasa mo? Alam mo naman yung anak natin, pag kinikiliti, di ba, lakas manipa. Bakit? Angat ba? Hindi. Pero si Sir Derek yung nakapansin sa mga pasa mo. Sinabi niya lang sa akin, akala niya nga yata, sinasaktan kita. Eh, bakit parang wala naman yating nababanggit sa akin si Daddy? Rodora, malamang si Sir Derek nag-aalala lang sa'yo. Yung totoo, Rodora, ayos ka lang ba? Si Doc Ferds na nga mismo nagsabi sa atin, di ba? Joaquin, siyempre, kahit papaano, nalulungkot pa rin ako dahil wala si ate. Isa pa, ang dami-dami ko na rin napagdaanan. Ang dami-dami nang dumating sa buhay ko. Pero ngayon, dahil sa'yo, kay Jenna, kay Mommy, kay Daddy, lumalakas ang loob ko. Kayo lang ang nagpapalakas sa akin. Ay kung mag-absent kayo muna ako sa trabaho, para naman makasama kita, dito muna ako. Joaquin, ayoko naman na kalimutan mo yung trabaho mo dahil sa akin. Okay lang ako. Sigurado ka? Oo naman. Tingnan mo nangyari dahil sa kagagawan mo. Sorry na. Hindi ko naman sinasadya eh. Roxanne, tanghali na. Balikan mo na si ate. Nagugutom na yun. Sa tingin mo, susunod ako? Pagkatapos ng ginawa mo? Masaway ka rin para kung ate mo, visit. Sama kayong dalawa. Roxanne, balikan mo na siya. Kawawa naman si ate. Sorry na. Ayoko! Dahil sa kagagawan mo kahapon, hahayaan ko na mamatay ang ate mo. Bahala siya doon!
saan? Uy, Roxanne, sorry na. Hindi na talaga mauulit. Hindi ko nagagawin yung ginawa ko kahapon pa nga ako. Narinig ko na yan. Sinabi mo na yan noon. Pero hindi ka naman tumupad sa pangako. Tapos pa, gusto mo maniwala ako sa'yo. Uy, hindi na talaga mauulit, pangako. Balikan mo na si ate, pakawalan mo na siya. Sige na. Wala ka namang ibang gagawin sa araw-araw, kundi kulitin ako. Yun lang naman ang hinihiling ko na gawin mo para sa akin eh. Nasa'yo na nga lahat, di ba? Ikaw na yung mami ni Jenna. Ikaw na yung anak ni Daddy. Ikaw na yung asawa ni Joaquin. Ano pa bang gusto mo? Nasa'yo na lahat. Ang hinihiling ko lang naman sa'yo ngayon, pakawalan mo na si ate. Yun lang, pagbigyan mo na ako. Please. Tumigil ka nga. Tumigil ka na! Sige na, sige na, sige na! Umalis ka na! Pupunta ako ni ate mo, dadala ko na ng pagkain. Matahimik ka lang. Sige na! Ulit! Teka muna, teka muna! Huwag muna, Sara. Dora? Daddy, tulungan mo ako! Nandito ako! Daddy! Daddy! Daddy, tulungan mo ako! Ah! 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 Oh!
Jenna, Jenna! Yaya, baka madapa! Jenna! Mo dito? Ah, hindi, ano, kasi si Bianca, meron kaming business proposal. Meron siyang business proposal para sa akin. Bianca? Sinong Bianca yun? Si Bianca, yung kaklase ko sa culinary school. Dito? Dito kayo magkikita? Daddy, tatawagan ko lang sandali si Bianca. Tatanong ko lang kung saan ba talaga. Hello? Bianca? Oo. Saan ba? Paano ba pumunta dyan? Galing dito sa Pierre. Ah, ganun ba? Ah, oh, sige. Oo, next time na lang, ha? Okay. Sige, bye. Ano daw? Hindi na daw tuloy yung meeting eh. Canceled na. Ha? Oo, tinext daw ako kanina, kaya lang hindi ko naman agad na-receive eh. Teka, kayo Dad, anong ginagawa niyo dito? Ako? Alam mo, actually, sinundan talaga kita. Kasi nag-aalala ako dun sa paglabas-labas mo. Pero pagpasensyaan mo na rin, ha. Hindi ko naman kasi alam na meron ka pang ka-meeting tungkol dyan sa business mo. Okay lang. Sige po, tara na. Umalis na tayo. Uwi na tayo. Sabay na tayo. Sige. Mauna na ako. Sundan mo na lang ako para hindi ka na rin maligaw. Daddy! Daddy!
ko tawag ang tawag at text ng text, pero wala. Kahit to si Rodoro, wala mo sinabi sa akin na alis eh. Diyos ko naman. Eh, saan nagpunta yung dalawang yun? Eh, gabi na eh. Ayun na sila. So, Derek, magkasama ko kayo? Oo. Saan po kayo galing? Eh, yung asawa mo pala. Gusto mag-business. Ay. Ano, sa kayo nang galing? Ah, meron daw siyang parang kamiting dun eh. Gusto nilang magtayo ng business. Oo. Nag-usap ka kasi kami ni Bianca, kaya lang hindi naman natuloy yung meeting namin kanina. Gusto namin kasi magtayo ng restaurant. Eh, pag kumpleto na yung detalyes, ako ko na sana sasabihin sa inyo. Doon sana kami magtatayo sa may Subic banda. Sayang naman kasi yung pinag-aralan ko kung hindi ko magagamit, di ba? Oo nga. Maganda yan. Meron kang bagong pagkakaabalahan. Actually, nakakatawa naman na naisip ko yan. Pero gusto ko sana tumuto ko malaki dyan hanggang hindi pa siya nakapag-school. Pero talagang gusto mo yan, pwede sige. Anak, alam mo, tama rin naman si Joaquin eh. Si Jenna ang dapat na priority mo. Alam ko naman po yun. Eh, di pa lang kung ganun. Ano problema? Alam niyo, kung ang inaalala niyo yung apo namin, huwag na kayong mamroblema. Andiyan naman kami ni Lourdes, oh. Alagaan namin siya, hindi namin siya pababayaan. Tuloy niyo lang yan! Ikaw talaga, po si daddy mo, no? Kunwari pa siyang supportive at concerned. Akala niya ba hindi ko napapansin? Nagdududa siya sa akin. Sinundan niya ako dahil gusto niyang malaman kung ano lang mga ginagawa ko. Dapat lang na magduda siya sa'yo. Tumahimik ka! Akala mo ba ako lang mapapahama kapag nahuli tayong dalawa? Dalawa tayong malilintikan, Rodora. Buisit na Angela na yan. Nagsusumbong pa sa daddy niya. Muntik siyang marinig. Gaga talaga eh. Yung daddy niya na yan, siya yung tinik sa buhay ko. Wala na siyang ibang ginawa kundi pasakitan ako. Magduda sa akin. Talaga bang sigurado ka na wala kang ibang pinuntahan kanina, ha? Oo naman. Ulirang asawa ako. Ano ka ba naman? Nalobat lang talaga yung cellphone ko. Pero si Rodora talaga yung kasama ko kahit na itanong mo pa siya. Totoo yung sinasabi ko. Ako, pagdududa mo itong mukhang to. Loyal ako sa'yo. Ano ka ba? Pero alam mo, Derek, sa totoo lang, natutuwa ako na sinasamahan mong anak natin. At least kahit papano, nagbabanding na rin kayong dalawa ulit. Salamat. Alam mo kasi, napag-isip-isip ko, tama rin naman yung sinabi sa akin ni Pia eh. Na kaysa magmukmuk ako, mag-focus na lang ako dun sa mga positive na bagay, mag-focus na lang ako dun sa mga taong nandito, yung nakakasama ko. Eh kung tutuusin naman kasi, meron pa naman tayong isang anak na nangangailangan ng kalinga at pagmamahal, di ba? Tama. Pero alam mo, Lourdes, walang gabing dumadaan na hindi ako nagdadasal. Hinihingi ko kay Lord na sana kung nasan man si Angela, kahit papano maayos naman yung kalagayan niya. Dalawa tayong nagdadasal noon.
Hindi magtatagal makakagawa rin siya ng paraan. Mahuhuli ka rin. Ako na nag-iya ka. Alam mo ba na nakakamatay yung overdose? Luksan, anong gagawin mo? Anong pinaplano mong gawin? Ngayon, sigurado ako na mababaliw na talaga si Angela. Sinasalisahan ko na si Roxanne kanina eh. Dapat nakatakas na ako. Tulong! Wala naman nakakarinig sa akin. Makakalabas pa kaya ako dito? Balik ka ba ng Subic? Gusto mo ipag-drive na kita? Hindi na. Si Bianca kasi nagbigay na sa akin ng mas malinaw na instructions. Sigurado ka ba? Wala naman akong gagawin ngayon eh. Samahan na kita. Hindi na. Hindi na, Dad. Okay lang ako. Kaya ko na. Talaga? Gusto mo, kumain ka na muna. Sige. Sasama ka pa ulit? Bakit? Para mabuko mo ko. Sinasagad mo talaga ako, Daddy. Ayan, Jenna. Hindi ako papayag na bantay-bantayan mo ang bawat kilos ko.